Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating Friday Bible Study. Ako po si Brother Victor Francis Rojas. At ang mag-share po ngayon sa inyo ng isa sa mga stories ulit sa Bible na akin pong nakita na mahalagang malaman ng bawat isa. Mas ma-appreciate natin yung kwento. Hindi lamang dahil nagpakita ng kabutihan ng Panginoong Isus, kundi ito ay may mas malalim na ibig sabihin. Ano po? So, dadaling ko po kayo ngayon sa Luke chapter 18, verses 35 to 43. Po. So, Luke chapter 18, verses 35 to 43. Atin pong basahin. Sundan niyo po ng inyong mga mata. Luke 18, 35 to 43. As Jesus was approaching Jericho, a blind man was sitting by the road begging. Now, hearing a crowd going by, he began to inquire what this was. They told him that Jesus of Nazareth was passing by, and he called out, saying, "Jesus, son of David, have mercy on me." Those who led the way were sternly telling him to be quiet, but he kept crying out all the more, "Son of David, have mercy on me." And Jesus stopped and commanded that he be brought to him, and when he came near, he questioned him, "What do you want me to do for you?" And he said, "Lord, I want to regain my sight." And Jesus said to him, "Receive your sight. Your faith has made you well." Immediately he regained his sight and began following him, glorifying God. And when all the people saw it, they gave praise to God. Tayo po ay saglit na manalangin. Let's pray. Naming Diyos, salamat po Panginoon sa kwentong ito ng isang bulag na pinagaling mo. Dalangin namin na itong kwentong ito ay magamit, Panginoon, para po mas lalo ka naming makilala. Mag-initiate ito, Panginoon, na aming desire na makilala ka, Panginoon. Magkaroon kami ng puso na kagaya ng blind man na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa opportunity ng Bible study. Bigyan mo kami, Panginoon, ng focus sa oras na ito. Ang aming attention ay patungkol muna sa inyo, Panginoon. Ilayo mo kami sa distractions at kayo lamang ang mapapurihan, Panginoon. Purihin ka in Jesus' name. Amen. Okay, so introduction po muna, no? Introduction. So, sa ating introduction, so muna kayong bigyan ng konting idea, no? Sa ating setup, no? So, ito pong kwentong aking napili ay ang pinakahuli sa lahat ng miracle ni Jesus na natala, ano po, sa Bible bago siya hulihin. So, ang pinakaunang miracle ay sa Cana when he turned water into wine, at ito naman po yung pinakahuli, no? So ito din pong kwentong ito ay may tala din si Matthew sa Matthew 20 verse 29 onwards na po. Saka sa Mark chapter 10 verse 46 to 52. Diba po? So sa account ni Matthew, dalawa yung blind men. Sa account naman ni Mark ay yung blind man may pangalan si Bartimaeus, son of Timaeus. So but magkakaiba, no? So, tandaan po natin, ang mga Gospels ay nasulat years after ng totoong nangyari, no po? So, ito ay mga, hindi yan sinusulat habang nangyayari yan. So, normally yan po ay accounts na nasulat right after. So, most likely, yung kay Mark, kaya may pangalan, ay dahil itong taong ito, by the time na sinusulat ito, ay isa ng active member ng church, no? Si, malamang famous na siya, no? Kasi kung siya ay nagpatuloy na maglingkod sa Panginoon, nagkakilala-kilala sila, ano po. So, pero maliban doon, pag-uusapan natin, dito muna sa kwentong ito, no, sa account ni Luke, sino-sino ba yung characters ng story? At ano yung lessons behind it? No? Ano ba yung totoong intent ng kwento na ito? So, yun po ang pag-uusapan natin, no? Characters of the story. So, ito lang. Dito lang tayo iikot. No po? Una is the sad plight of the blind man. The Savior's supernatural power. The spontaneous praise of the crowd. Yan. So, yung blind man, si Jesus, yung crowd. No po? So, una. The sad plight of the blind man. So, dito, sa kwentong ito, gagawin natin, maglalagay tayo ng mga keywords na nandoon sa verse na siyang pagko-focusan natin, no. Hanapin natin yung meaning behind those verse. So una dito sa unang keyword ko dito is massive crowd, no. Sa Matthew 20 verse 29 kasi
Nung sinabi, doon sa account ni Matthew, nung same na kwentong ito, a large crowd was following Jesus. No? So maraming tao ang naglalakad sa kalsada palabas ng Jericho, no? Kung saan nandoon yung blind man. Yun, hindi lang siya may mga ilang tao, marami talagang tao. No po? Bakit? Kasi itong time na ito ay malapit na mag-Passover. No? So marami nang nagka-travel mula sa east papunta sa Jerusalem, no? So dadaan talaga sila ng Jericho. Tapos noong time din na to, sikat na si Jesus, no? Sikat na si Jesus dahil nakailan na siyang miracles, no? So marami na siyang napagaling mula sa kanyang pangunang ministry hanggang sa ito, by this time almost 3 years na yung ministry ni Jesus, kasi again, sabi ko, ito na yung huling miracle na natala. Malapit na siyang mahuli, mamatay, no? So, ang Jericho ay malapit sa Bethany. Bethany ay kung nasaan si Lazarus, no, nung binuhay siya. So, kapag dito sa tanawan, pag nabalita mo na may binuhay na patay dito sa Santo Tomas, malalaman mo talaga, no? Sisika talaga, eh. Sino yan? No? So, yan ang sitwasyon dito sa Jericho at sa Bethany, no po. So, una din ay meron din naging dinner si Jesus, no? Si Zacchaeus naman ang kanyang kasamang nag-dinner before this incident, no? A few chapters back. Kasama ni Jesus si Zacchaeus sa isang dinner. Si Zacchaeus, kinabukasan after that dinner, ay anong ginawa niya? Nagbalik siya ng fourfold sa lahat ng mga pinagkakautangan niya, sa lahat ng mga nagawa niya ng mali. Ano po? So, nung time na to, sikat si Jesus. Marami siyang followers. Daming tao. Ano? So, i-visualize niyo na may isang politiko. Ganong kadaming tao. No? Depende pala sa politiko. May isang sikat na politiko. Presidential candidate. Ganyan. Okay? So, yun yung una. No? May massive crowd. Sumunod, yung blind man. No? Next slide, yung blind man. So, describe natin yung blind man. Yung blindness, yung pagiging bulag noong time na ito, ay talaga nagre-result of poverty. No? Kapag bulag ka, wala kang matatrabaho talaga. And ang view ng mga Israelites sa isang bulag ay cursed, no? Ikaw ay bulag dahil may kasalanan ka, no? Ganun ang kanila, no? So yan ay parusa ng Diyos sa iyo. Kaya yung mga kamag-anak ng isang bulag, pinababayaan talaga yan. Ganun ang time nila, no? Wala kang matrabaho, ikaw ay outcast. Dahil ikaw ay sinner, tapos nung time na to, maraming bulag. Kasi yung living conditions noon, iba. No? No? So, madalas gamitin yung blindness as lagi siyang ginagamit na metaphor ng Panginoon. Kasi ganun din ang sitwasyon natin ngayon. No? So, we are blind in a way. No? Kaya mahalaga na blind man ang pinagamitan ng Panginoon ng last miracle niya. No? Sunod ay called out, no? Nung sabi ng kwento, nung nalaman ng bulag na sining dadaan, bakit magulo, bakit maingay, bakit maraming tao, ang sinabi niya ay si Jesus of Nazareth dadaan. Nung ginawa niya, he called out Jesus, no? Tinawag niya, sumigaw siya. Ngayon, yung account ni Matthew kasi ang word called out, no? Pero sa account ni Matthew, yung called out na word, ang ginamit sa Greek, ang ibig sabihin, screaming, as in malakas na sigaw, nakakairita na sobrang lakas na sigaw. As in very desperate na sigaw. Ngayon, yun daw yung word na ginagamit kapag may mga naghihiyaw na epileptic or insane or demon-possessed or kapag may nanganganak na woman, no, sa childbirth. Yung sigaw niya kapag siya ay nanganganak, ganun kalakas. So sobrang lakas ng sigaw na ito. Hindi siya yung tipong mahina. Siya ay noticeable talaga, no? As in mga tao ay sasaway kapag ganun kalakas sumigaw, no? Ngayon ang sinisigaw niya, Jesus, Son of David, no? Yun yung next na nakita kong shareable na phrase, no? Son of David. Ngayon, kasi nung tinanong siya, nung tinanong niya, sinong dumadaan? Anong nangyari? Ang dumadaan daw ay si Jesus from Nazareth, no? So, ang sinabi sa kanya ng mga tao, dadaan si Jesus from Nazareth.
Pero nung sumigaw siya, hindi Jesus from Nazareth ang sinigaw niya. Ang sinigaw niya ay Jesus, Son of David. No? Bakit mahalaga yun? Kasi nung time na ito, ang Son of David ay ang tawag na sa paparating na Messiah, ang tawag ng mga tao sa parating na Messiah. So messianic title yan. No? Yan ang Redeemer of Israel. Yan ang God's Anointed King. No? So, technically, kung iisipin, maraming anak si David. No? Marami siyang descendants. Pero, they don't call themselves Son of David. So, kunyari, si, pag tinignan nyo sa account sa genealogies, si Joseph ay yung husband ni Mary ay Son of David. I mean, nasa line ni David. Si Mary din, nasa line ni David. Pero they were not mentioned as sons of David. No, kasi the title Son of David ay napaka-specific para sa isang Messiah. No? At makikita niyo yan dyan sa mga verses na nakasulat. So I recommend to that you write this down. No? 2 Samuel 7:12-14, Luke 1:32. Yan, sa 2 Samuel 7, yan yung time na sinabi na sa seed ni David lalabas yung Messiah. No? Sa Luke 1:32 naman, I remember yan yung angel Gabriel no, nagsasabing about din sa Son of David. Luke 1:69 naman yung si Zachariah yan. No? Ganun din. Tingnan nyo rin yan sa Matthew 21 verse 9 at Matthew 22 verse 41 to 42. Hindi na yun ang pag-uusapan natin. Basta sa atin, alam natin na when he called out as Son of David, he is proclaiming na si Jesus ang Messiah. No? Sunod, have mercy on me. Have mercy on me. So, bakit niya sinabing have mercy on me? No? Yan ay confesses pitiable condition. So talagang desperate faith. Nagmamakaawa siya. No? Son of David, have mercy on me. Maawa ka sa akin. Anak ni David, maawa ka sa akin. He is told to be quiet, but he is an... bakit siya pinapatahimik? He is told to be quiet because he's an outcast, an important, neglected person. Parang ini-imagine ko may mga tao na ano eh, nakatabi yan. Sigaw siya na sigaw. Huwag ka maingay. Huwag ka magsigaw. Itong vlog na to, makaingay. Kaya lang hindi siya ay malakas sumigaw. He called out the attention of everyone, including Jesus. Desperate. Hindi na niya, inisip niya hindi na ulit dadaan ang Panginoong Jesus dun sa daan niya. No? Yung chance niyang makita ang Panginoong Jesus mababa kasi una hindi siya nakakita. Diba? Pero kilala niya kung sino siya. No? So kaya makikita niyo dito sa next verse. No? Ito na-appreciate ko to. No? He couldn't see anything. Yung bulag wala naman nakikita. Eh. Hindi niya kilala kung sino yung nasa road. Yung dusty stranger niya si Jesus yan. No? Hindi niya, he couldn't see that he was not carrying a scepter. Kasi ang in-expect nila, nararating na Messiah ay king. So meaning, pag ikaw ay king, meron kang scepter, meron kang crown, meron kang army, ikaw ay nasa horse or nasa throne, di ba? Itong taong ito, hindi niya kita lahat yun. Hindi niya kita itsura ni Jesus. But he still called him Son of David because he knew who he was. No, meron siyang faith kung sino si Kristo. Yun ang pinagmumula natin dito. Meron siyang faith kung sino si Kristo. Ngayon, kilala na natin yung blind, no? Sunod na nangyari, Savior supernatural power. Anong ginawa ni Kristo? He stopped. No, and Jesus stopped. So nagalakad siya, narinig niya yung sumisigaw na bulag, he stopped. No, stop, hindi niya sinaway. Huwag ka nga sumigaw ng Son of David, hindi ako yan. Hindi. Hindi ganun ang ginawa niya. He confirmed his deity. Kasi ganito eh. Noong time na to, kapag ka hindi mo yan sinaway, ikaw ay pagbibintangan na tinatanggap mo yan. No? Dapat kasi, ang normal na response kapag ka ikaw ay tinawag na Diyos, ikaw ay tinawag na Messiah, pero hindi ikaw yun. I-renounce mo, ay, hindi ako yan. No? Hindi ako yan kasi blasphemy yan. Blasphemy. Kinikilala mo na ikaw yan. Blasphemy. Yan ang laging bintang kay Jesus. Napakaraming cases na siya ay blasphemous sa harapan ng mga Pharisees. No? Pero this time, hindi niya sinuway. No? At kung titingnan niyo pa yung Matthew 20 verse 34, may additional clause doon na he had compassion on him. He stopped and he had compassion on him. No? So naawa ang Panginoong Jesus taong ito. So, dineclare niya na siya ngayon at naawa siya sa taong ito. Then, sa account ni Mark,
ay may mention doon, no, basahin natin, no? Pero mention dito, throwing aside his cloak, no. So ginawa niya nung sinabi siya, nung sinabihan siya ni Jesus, nung tumigil si Jesus, sinabi niya, dalhin niyan sa akin, dalhin niyan sa akin. Ang ginawa nung blind beggar, tinapon niya yung kanyang cloak, tumalon, no, jumping towards Jesus. So yun ay symbol ng giving up everything, no. Wala na siyang ibang pag-aari kundi yung cloak na yun. Most likely dun siya nakatira sa kalsada, eh. Yun ang only way na ma-protect siya sa lamig, sa gabok, sa init. Pero yun ay tinapon niya when he was called by Jesus. Ano po? So tingnan natin dito sa Mark. Ito yung account tong sa Mark. Eh. Mark 10 verse 46 to 52. So siguro jump na ako dun sa verse 50. Verse 50 or 49. And Jesus stopped and said, "Call him here." So they called the blind man, saying to him, "Take courage, stand up, he is calling you." Yan. Magsaya ka, tinawag ka ng Panginoon. Verse 50, throwing aside his cloak, he jumped up and came to Jesus. Yo, galing. So napakaganda ng kanyang gesture. Nung natawag siya out of desperation. Yo, napansin. Sobrang lakas ng sigaw niya, sa wakas napansin. Yun. And the blind man said, "Jesus, Rabboni, I want to regain my sight." And Jesus said to him, "Go, your faith has made you well." Immediately, he regained his sight and began following him on the road. So, mapansin nyo, ano sinabi doon ni Jesus? "What do you want me to do for you?" No? Sa akin, hinighlight ko rin yan. No? "What do you want me to do for you?" Ano ibig sabihin dyan? Yung Diyos, the High King of Heaven, the Creator of God, the Creator God of the universe, I mean, the Sovereign God, wants to be the servant of this lowly outcast. So, di ba siya yung Diyos? Sige, anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Ganda ng humility, no? Pinapakita na yung Diyos talaga kung may effort sa atin. Ano? Sinabi nung blind, "I want to regain my sight." Gusto niya ma-regain yung kanyang sight. Yun ang request niya. So, ang sinabi ni Jesus sa kanya, "Receive your sight." Instant. Immediately. Maraming words na ganun, eh. Immediately. Hindi siya yung tipong nagkaliwanag ngayon. 2 weeks after, medyo nakakaanilig na siya. Then, 2 years after, nakakilala. No. Immediately, lumiwanag, nakita niya. No? Tapos, ang sunod din sabi ni Jesus Christ, dito medyo na-intriga ako, eh. Sabi niya, "Your faith has saved you." No? "Your faith has saved you." Hindi heal. No? Hindi yung "your faith healed you." No? Kasi healing doesn't require faith. No. Tandaan niyo, marami pinagaling si Jesus Christ na hindi naniwala sa kanya, no. May mga pinakain din siya, no. 5,000 tsaka. Hindi lahat ng yun nanampalataya, no. Meron ding isang account sa Luke chapter 17. Meron 10 lepers, no. Sa 10 lepers na yun, isa lang ang bumalik, Samaritan pa, no. So hindi lahat ng pinagaling ay nanampalataya, pero this person had the faith. Kilala niya na siya ang son of David. Si Jesus ang son of David. Siya yung Messiah to come. Kaya, ang sinabi ni Jesus, "Your faith has saved you." So, hindi lang physical healing ang pinag-uusapan. Salvation ang pinag-uusapan. Ano po? So, it applies to the general salvation, ano po, of our soul. No, tandaan niyo po na faith, only faith can save us. Ano po? Wala nang ibang paraan para makapunta sa langit kundi pananampalataya. Tingnan niyo po yung susunod ng mga verses na po. Sabi dito, "When people saw it, they gave praise to God." Then yun na yung spontaneous praise of the crowd. So yun na yung pangatlo, eh. So, yung unang character, yung blind, na explain na natin. Pangalawa, yung Panginoong Jesus. Siya yung gumawa ng paraan. Siya yung umabot. Ano? Siya yung powerful God that saved him. Nung nakita siya ng mga tao, they gave praise to God. But it doesn't mean that they believed in Christ. No, nakita na nila yan. Kung ako, I mean, ako, kung ako ini-imagine ko, may nakita ako na ganyan ka miracle, maniniwala ako, eh. I mean, nung time na to, I mean, putting myself on that time period. Kasi hindi mo kayang pikiin yan, eh. Lalo na kung kilala mo yung bulag. Kung ilang taon na siyang bulag, no? Bigla siya nakakakita.
Yung mga pikenya, yung mga kayang pikenya, yung mga kunyaring lumpo, no, may maraming ganyan sa Facebook, no. Yung lumpo na nakalakad, yung patay na buhay kasi nasa casket. Yung mga yun, you can fake that kasi pikit-pikit lang ka lang, patay, bata pa lang tayo, nagpapatay-pataya na tayo eh, di ba? Pero yung bulag na nakakita, hindi mo kayang pikenyan. So, they knew it was miraculous, but they didn't believe in Christ. Nung triumphal entry, sila yung kumakanta ng Hosanna to the Son of David, pero sila rin yung nag-cry out to crucify him. So, anong napansin natin? Regardless sa mga miracles na makita natin, ano, if they don't have faith in Jesus, hindi rin sila masisave. So marami sa mga crowd na ito hindi saved. No. So anong lessons? Simple. Basic lessons na makikita natin dito, the Lord doesn't ignore the cry of those who call upon Him. So kung meron kang faith, meron kang problem na kagaya ng sa blind beggar, cry upon the Lord. No. Scream. No. The Lord is profoundly compassionate. The Lord has power over all ailments. No, walang hindi kaya ang Panginoon. Instant nga siya nagpapagaling ng bulag eh, no? And the Lord came to do far more than heal your body. He came to forgive and to save and to produce someone who obeys Him and praises Him. No? Hindi ko na-explain kanina, pero doon sa isang verse, no? Dito sa Mark 10, sinabi niya dito, and Jesus said to him, go, your faith has made you well. Immediately, he regained his sight and began following him on the road. Nung nakakita siya, he began following him. Siya ay sumunod kay Kristo. Iniwanan niya lahat. Ano? At sumunod siya kay Kristo. Ganun ang naging attitude nitong blind man ni Bartimaeus nga. So, yun din ang nakikita ko dito, yung real application. Who do you belong to? Sino ka sa kwentong ito? Ano? Sino ka sa kwentong ito? Ikaw ba'y kasama ng mga curious crowd? Sino ba'y mga curious crowd sa panahon ngayon? Yung mga panahon ngayon, yung mga curious crowd, yung mga mahilig sa verses, mahilig sa mga, mahilig umattend din sa, ano, sa mga online fellowships, siguro umattend sa church. No? Pero they don't really give their self to Jesus. No? Hindi pa sila nag-confess of their sins, hindi pa sila nag-repent. Mahilig mag-share ng verses sa Facebook. Mahilig sa mga ganyang videos, no? Pero in reality, they just focus on the miracle, but they don't follow Jesus. No, they don't give up everything and follow Jesus. Or ikaw ba kagaya nitong blind beggar? Yung blind beggar has seen his condition, no? Nakita niya ang kanyang sitwasyon. He is in desperate need of help. Hindi niya kayang pagalingin yung sarili niya. He's been blind all his life. At nung nakita, nung nalaman niya na nandiyan ang Panginoong Jesus, he screamed out of desperation and of faith na siya'y maligtas. And from that point forward, he followed him. No? Kaya most likely, itong taong ito naging member ng church kasi nakilala siya ni Mark. No, kaya nung sinulat ni Mark yung account sa Mark 10, may pangalan niyang blind man, si Bartimaeus, no? Kaya sino ka diyan sa dalawang 'yan? Saan tayo, no? Hindi kasi sapat, hindi kasi siguraduhan na ikaw ay sumasama sa church, ikaw ay ligtas na. No? Ang kaligtasan ay nasa sa iyo. Ikaw at ang Diyos ang may alam. Ano po? So sana itong ating maiksing preaching ay itong ating maiksing Bible study ay may napulot ka. Salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo po ay nakapag-aral ng salita niya. And we hope na sa video na ito, meron kayo ng pulot. And if this has sparked something in your heart, no, i-message niyo po yung page. No po, hindi aksidente na nandito ka para manood. Hindi aksidente na nalaman mo yan. No? Tayo ay saglit na manalangin. Let us pray. Our Heavenly Father, we praise you and thank you for this story. Salamat, Panginoon, sa kwento ng blind beggar na ang huling miracle na ginawa mo, na nakita namin na tanging faith, Panginoon, sa inyo.
ang paraan para kami ay maligtas, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong pong salita na aming po napag-aralan. Kami, Panginoon, ay mahina. Kami po ay nananalangin ng kalakasan mula sa inyo, O Diyos. Makilala ka namin lalo. Gamitin mo, Panginoon, patuloy ang Bible study na ito, ang Church ng Sola Scriptura, na mas makapagdala kami, Panginoon, ng mga taong lalapit sa inyo, O Diyos. Ito po ay hindi para sa aming kapakanan. Ito po ay hindi dahil sa aming mga own agenda. Kundi ito, Panginoon, ang inutos mo bago ako umakit sa langit to go and make disciples. Dalangin namin na mga bago na kanood ay makita ito, Panginoon, na aming heart ay ang sumunod sa inyo. At ito ay, Panginoon, para makapagdala ng kaluluwa para sa inyo, O Diyos. Salamat po. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Salamat po at magandang gabi po sa ating lahat.